morning! It's me, Elizabeth Veloso, and welcome back to my channel. And to this video naman, isi-share ko sa inyo kung paano mag-install ng Zoom app sa ating mga laptop. So ngayon kasi is maraming nag-online class at nag-require yung mga teachers na installan ng mga Zoom app ang ating mga laptop, Zoom app o kaya ay Google Meet. So ngayon i-share ko sa inyo paano ko in-install ang aking Zoom app sa laptop. Kung gusto mong malaman kung paano, then keep on watching! Welcome ulit sa ating tutorial. So, ang una natin gagawin is punta tayo dito sa Google Chrome or kahit anong browser na ginamit nyo sa inyong laptop. Then, i-search natin yung Zoom. I-click natin itong Zoom Download Center. Pagka-open natin, makita natin dito yung download. I-click lang natin to. Pagka-click natin yan is madadownload na yan sa ating mga laptop. Hintayin lang natin na matapos yung downloading niya. Make sure lang din natin na tama yung website na napasukan natin sa pag-download. Yung link niya sa taas, zoom.us/support/download. Pag mag-pop up ito, i-click lang natin itong keep. Pagkatapos nating ma-download, click natin itong arrow. Then, click natin itong show in folder. Para makita natin yung dinownload natin. Then, click natin itong Zoom installer at ating i-install. I-click lang natin. Pag may mag-pop up na ganito, i-close mo lang yung window na yan at ulitin mong i-click yung Zoom installer at install mo ulit. Tinatry kong i-run to pero hindi siya naging successful. Kaya i-close nyo lang pag maka-encounter kayo. So install natin. Ganito yung lalabas. So i-click lang natin itong yes. So ayan, installing na yung ating Zoom app. So hintayin lang nating matapos. So sa totoo guys, is matagal yan. Kasi hindi latest yung ating laptop. Pagkatapos nating ma-download, ito na yung makikita natin yung app sa ating desktop. I-open lang natin at mag-sign in tayo dito sa Zoom app. So click lang natin itong sign in. Dito, pwede tayong gagawa ng ating account. I-enter lang natin yung ating email add at password. Then, click natin yung sign in. Pwede din tayong mag-sign in with Google at pwede ding mag-sign in with Facebook. So, ngayon ang gagawin natin is sign in with Facebook. Click lang natin yan at i-sign in natin dito yung Facebook account. So, ngayon ang i-sign in natin is yung Facebook account ng anak ko, si Ria Laika, kasi siya yung mag-aaral. Siya yung gagamit nito pagdating ng pasukan. So, i-login lang natin yung kanyang email add at password, then continue as Ria Laika. And mag-pop up yung verification, so kailangan nating ilagay yung ating birth date, then click lang natin itong continue. Next is i-click natin itong create account. Next is i-click lang natin itong open Zoom meetings. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating Zoom account. So ang gagawin na lang natin is pwede na tayong mag-join dyan pag meron ng online class or kaya'y meeting. So yun lang, ganun lang kasimple. Maggawa ako ng separate tutorial kung paano gamitin ang Zoom. So yun, ganun lang kasimple. So na-share ko na sa inyo. I hope may natutunan kayo. And don't forget to give thumbs up kung nagustuhan nyo. At kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. Thank you for watching! Bye-bye!